And for those who are new here, please don't forget to subscribe if you haven't already and hit the bell below so you will be notified on my next video. At kung dati na kayo sa channel ko, alam nyo naman ang kabaliwan ko. Kaya maraming salamat dahil lagi kayo nanonood sa channel ko. Ay, ano na ba ngayon? Vlogmas na. Vlogmas na ng day 16. Yes, day 16 na ako guys. So, konti na lang. Malapit na. Malapit nang mag day 25. Oh my God. Oo, yes. Gulat ba kayo? Yes, kasi guys, nire-review tayo ngayong araw na to. Ito yung Rizea Skin Natural Clay Mask. Ayan. Kasi ito daw yung Deep Pore Detox Activated Bamboo Charcoal and Bentonite. Ayan. Maganda to para sa atin. Yes, kasi magtatanggal siya ng mga pores, tapos nakakapag-detox siya ng ating face. Dahil alam niyo naman, itong past few weeks, tsaka last week lang na last week, diba? Sobrang busy natin. Ngayon, wala lang. Gusto ko naman maiba. Kasi lagi niyo ako nakikita ng naka-makeup eh. Ngayon, makikita niyo naman na ganito yung face ko. Kasi, yun na, nagre-review tayo. So, nag-aantay ako ng 20 minutes. Yun lang ha, may nahuhulog siya. Ano ba? Nahuhulog yung mga, ano niya, mga dust niya. Dust talaga. Hindi kasi clay mask siya, diba? Powder. Yun. Powder pala dapat ang tawag doon. Hindi dust. Powder. Baka naman kasi matakot na yung dust. Diba? So, ang nakalagay sa kanya, meron siyang detoxify skin, flashes out impurities, fight blackheads, and balance oily skin, gently exfoliate. Ayan. Diba? So, paano ko siya ginamit, guys? Gumamit ako ng maliit na lalagyan at ulit. Gumamit ako ng kutsara. Pero this time, konting amount lang yung ginamit ko. Kung natatandaan nyo, nasubukan ko na yung kulay green nito, diba? Yung pang stress. Ito naman kasi is yung pang pores at saka blackheads. So, dapat pala naglagay pa ako dito. Kasi pang blackheads eh. So, anyways, try natin mahabol mamaya. And so, yung ginawa ko kanina, konting amount of water lang. Parang mga isang kutsara lang. Tapos, kalahati ng kutsara. Itong kutsara ang ginamit ko. Kasi nga, dapat tablespoon ang gamitin. Tama ba? Oo. Teaspoon pala. Sorry, ano naman ako. Teaspoon dapat. 1 to 2 teaspoon ang gamitin. So, hindi ako nakahanap ng kutsarita. So, kutsara na naman ang ginamit ko. Pero, kinalahati ko lang. Tamang-tama lang siya sa face ko. Ayan siya. Hindi katulad doon nakaraan ng ganit na lang din ko. Pero, since yun lang, konting amount lang yung nilagay ko ngayon. Kaya, hanggang dito lang sa face ko. Ayan. Ngayon, medyo mas tama yata yung timpla ko kaysa nung nakaraan. Kasi nung nakaraan, sobrang dami talaga. Tsaka, parang hindi siya masyado naging paste. Pero ngayon, naging tama lang yung water at saka yung powder na nilagay ko. Kaya, ganyan siya. O, natutuyo na siya. Mas mabilis siyang antayin matuyo. Hindi katulad ng last time. Ang tagal. Kasi nga, basang-basa. Ngayon, so mag-aantay tayo ng 10 to 20 minutes. Babandawan natin siya at malalaman natin kung anong results. Anyways guys, after 20 minutes, I'm back. At medyo, binalaman ko na siya ng water. Hindi ako medyo satisfied. Kasi, hindi kita eh. Hindi niya masyadong kita. Pero, dito yan. Lapit ko, wait lang. Kasi yung ilaw. Nakita nyo ba? Ayun. Hindi pa siya masyado nabandawan. So, babandawan ko ulit siya or sasabunin ko siya para matanggal yung mga ibang mga powder na black dito na naiwan. So, wait lang ulit.
Oo, oh, diba guys? Bangga, mas kuminis. Correct. Kanya ba? Nagsashine-shine. Oo, kasi mas kuminis siya. Tapos, yun na, nagbanat. Parang nararamdaman ko, binabanat na yung skin ko. Ayan, may mga pagbabanat na nagaganap. Pero walang hati, walang aray. Yun lang, pag mararamdaman mo lang yung powder, kapag binabalawan mo na siya, so, hinihini lang yung pagbabalaw, lalo na kapag sensitive yung skin mo. Ang nakalagay dito, pag sensitive yung skin mo, kailangan 5 to 10 minutes mo lang siya ibababal. Pero kung normal skin ka naman, pwede na yung 10 to 20 minutes. Ayun. So, tsaka yung mataramdaman mo kasi yung powder niya, kasi diba sabihin na natin buhangin, mas maintindihan nyo kasi eh, para siyang buhangin na nilalagay mo sa face mo, ganun siya. Tapos kapag lalo na pag binabanlawan mo siya, mararamdaman mo, kaya dapat dahan-dahan lang siya kung binabanlawan. Kaya kanina, sa sobrang dahan-dahan ko siguro, hindi ko napansin na hindi ko pala natanggal lahat. Kaya yun, gumamit ako ng sabon, ng mild soap, para lang ma-sure na walang maiwan na powder, kasi lalo na pag napunta sa mata mo, mapupuwing ka. Kaya dapat dahan-dahan talaga, tsaka mabanlawan mo. Ayan, soft yung pakiramdam guys, at kagaya nung kulay green niya, yung pang-stress, hindi siya nagbigay ng kahit anong harm sa face ko. Recommended siya sa mga may normal skin, for sensitive skin. Medyo itry niyo muna dito sa kamay ninyo para lang sure tayo na hindi kayo magkaroon ng mga rashes or anything. Pwede naman itry dito. Tapos, yung mga excess kasi nilagay ko din dito. Kaya yung feeling ng kamay ko ngayon dito, ang lambot din. Nakakalambot siya in fairness. Sa blackheads, wait lang, check natin. Kasi ang claim niya, di ba, nagtatanggal ng blackheads. Sa blackheads, meron ba akong blackheads? Hindi ako sure eh. Alam ko kasi whiteheads ang meron ako eh. Pero, sa pores, as always, hindi ko problema ang pores. Pero, kung mas natatighten yung skin ko, mas nararamdaman ko na nagtatighten siya. Siguro yung may mga pores talaga, mas mapifeel ninyo na parang nababanit yung face niyo. Ganun yung mga magiging reaction niya. At saka refreshing ha guys, refreshing. At recommended siya siguro sa gabi, katulad ngayon, gabi na. Recommended siya sa gabi gawin para naman masarap yung tulog mo. At kinabukasan, makikita mo siguro yung result talaga. Ay, fresh na fresh. Ayan, so adami ko na naman nasabi. Again, this is vlog 16, dahil Sunday ngayon, kaya dito lang tayo sa room. Ang lola nyo, naglaban lang maghapon at ngayon nagpapaganda para bukas at sa buong linggo na naman next week, eh meron na naman tayong iharap sa ating mga office mates, sa ating kliyente na maayos at presentable yung mukha. Importante yan guys. Huwag nyo kakalimutan kahit sobrang stress ka. Kailangan beauty first before comfort. Yung electric fan, diba? Ay makisama. Ayan. Yes, and that's all for tonight, guys. And again, thank you for watching. See you on my next video. Bye!